Hello guys! Welcome po sa Milo and Friends. Ito po ulit si Tristan Huertas, ang inyong dog trainer. Hello guys! Bali, nag-post po kasi ako sa Facebook page natin na ano ba yung pinaka problema ng aso nyo. Yung mga basic problems, yung mga mahatak, makukulit yung aso. Marami na po tayong videos na in-upload dito sa YouTube channel natin. Pero dito guys, ang pag-uusapan natin, may isang nag-comment dito na pinakamagandang tanong at nagustuhan natin, paano ba mapaamo ang isang aso? Napakagandang tanong, at pag maganda ang tanong, dapat maganda ang sagot. Pero bago natin umpisan lang, guys, ito pong mga sasabihin ko, mga komento ko, mga advice ko, ay mga nabasa ko po sa internet, syempre, na-search natin at karamihan dito ay na-experience ko bilang dog trainer since 2017. So guys, bago natin umpisahan, dalawa ang posisyon ng aso pag pinanganak. Dalawang posisyon yan. Isang dominante at isang submissive. Syempre, dominante mataas yan. Kumbaga sa, para sa akin, ang dominante mayabang. At submissive, parang karelasyon mo yan. Pag sinabi mong ganito ganyan, sumusunod ka. Dominante at submissive. Dominante, submissive. Guys, mag-focus po tayo sa mga dominanteng aso. Alam nyo kasi guys, karamihan naman naging kliyente ko na yung aso nila may aggression, karamihan dyan dominante. Pag ang dominanteng aso ay napabayaan, hindi nabigyan ng oras, nagiging matapak. So, ang gagawin natin dito guys, i-discuss natin paano nga ba makontrol itong mga dominating aso. Number one, nasagot dyan, kailangan maging strong ang leadership mo sa aso. Sa mundo kasi ng mga hayop guys, kapag ang kapwa nilang aso ay mahina, dinodominate nila yan. Okay, dinodominate, binababa lalo nila yan. Pero since ang mga aso ay napunta sa mga tao, kailangan magsiset ka ng magandang leadership sa kanya. Kukunin mo yung posisyon niya. Kahit dominante siya, kukunin mo yung posisyon niya. Dagdag po sa number one na advice natin. Kapag anxious ka, balisa ka, o lagi kang excited, o nervyoso ka, hindi ka lalo papakinggan ng aso. Tandaan yan, nervyoso, balisa, lagi kang excited, hindi ka papakinggan ng aso. Saan ka papakinggan? Kapag lagi kang kalmado, relax, pero leader ka. Doon ka papakinggan ng aso. Tandaan nyo yun guys, importante. Too much affection, sobrang tending loving care, doon nagkakaroon ng problema ang dominanteng aso. Kasi tinitingnan ka niya as follower. Hindi ko sinasabi guys na alisin nyo yung pagyakap, paghalik, o paghima sa aso. Ang kailangan lang natin gawin dito, kapag yung aso mo dominante, huwag mo masyadong iyakap, inaalik-alikan. Hayaan mo yung aso ang lalapit sa'yo. Pag yung aso ang lumapit sa'yo at may gusto sa'yo, dun mo nakukuha yung posisyon ng pagiging leader. Tandaan nyo yan guys, too much affection, dun nagkakaroon ng problema ng aso. Masyadong na-attach sa'yo, napapansin mo, dinodominate ka na dinodominate ka. Huwag mo masyadong bigyan ng affection. Ang sinasabi ko dito guys, kung dominante ang aso mo, hayaan mo lang siya. Huwag mo siya masyadong pansinin. Pag siya ang lumapit sa'yo, dun mo nakukuha yung position ng pagiging leader. Ang aso, kailangan nila palaging may trabaho sila araw-araw. Mapapansin nyo, merong rescue dog, search and rescue dog, may agility dog, may therapy dog sa mga batang may cancer, may guide dog sa mga taong bulag. So maganda guys, lahat ng aso may trabaho. Bigyan natin sila ng trabaho. Ano pa ba ibang pwedeng trabaho nila? Pinaka-importante, walking. Dahil ang aso guys, isinilang sila para lumakad. Parang isda, sinilang yan para lumangoy. Ang ibon, sinilang para lumipad. Ang aso, sinilang hindi para sa loob ng bahay. Sinilang hindi para ikulong sa loob ng bahay. Sinilang hindi para itali mong maghapon. Kailangan nila lumakad. Lumakad sila, may explore nila ang mundo. At the same time, makakapag-socialize din sila sa ibang tao. Salamat po sa pananood. Paalala ko lang po, para mapabait, mapaamo ang aso, isa rin sa mga importante, una, patience. Dapat mahaba yung pasensya mo. Pag hindi mahaba yung pasensya mo, yari ka sa aso mo. Hard work. Lahat ng bagay ay mahirap. Pero kung pagsusumikapan mo, makakamit mo ang matamis na talumpay. Consistency. Dapat lagi kang consistent sa ginagawa mo. Hindi porket nagawa mo ngayon, napabait mo ngayon, okay na siya. Hindi ganon. Dapat araw-araw yun.
routine. Pag may routine ka sa aso mo, lalong gumagaling ang aso at umaamo, bumabait ang isang aso. At syempre, love. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Again, this is Rizan Huertas. We are Milo and Fred!